uica mui amin susundin, uica mui amin tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules Santo sa atin pong lahat. Miyerkules Santo na. At kumbaga habang papainit ng papainit ang araw, kumbaga palungkot din ng palungkot ang araw. Palungkot ng palungkot dahil talagang bilang na ang araw ni Jesus sa mundong ito, aharapin niya na ang pinakamahirap na pagsubok na kanyang pagdaraanan. Kung babalikan lang natin ng konti ang kwento, nung Linggo, ipinagdiwang natin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nagwagayway tayo ng mga palaspas, no, bilang pag-welcome, no, kay Kristo. Nung Lunes naman, binisita ni Jesus ang kanyang mga kaibigan, sina Marta, Maria at Lazaro. At doon ay ibinigay na ni Maria ang pinaka-the best at pinakamahal na pabango na inialay niya sa paanan ni Jesus. Kahapon, narinig natin sa pahayag ng Ebanghelyo ni San Juan na sinabi niya, "Ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." At nagtingin na ng mga alagad, nagtanungan, "Sino kaya? Ako kaya?" At sinabi doon, ang ipagsawsaw ng tinapay, siya ang magkakanulo. At nang ibigay ito kay Judas, pumasok kay Judas ang demonyo. Yun ang pahayag ayon kay San Juan.
Ngayon naman, Miyerkules Santo, ay narinig natin ang umpisa sa kahapon sa pahayag ni San Juan. Ngayon, ang kwento o pahayag ni San Mateo. Na bago yung simula, no? Sabi nga, nakipagkita na si Judas Iscariote sa mga saserdote para ipagkanulo si Jesus. Kung kahapon ay magkakasama na sila, ngayon bago pa sila nagkasama-sama, nagkita na o nakipagkita na si Jesus at si Judas at tinanong, ano ang ibibigay ninyo sa akin upang tulungan ko kayong madakip si Jesus? Kaya ang tawag din po sa Miyerkules Santo ay Spy Wednesday. Kasi nag-iispiya. Mayroong nag-iispiya ngayon, no? Kung dati magkakasama naman sila, pero ngayon ay may nag-iispiya na. Kaya Spy Wednesday. At sinong nag-iispiya? Itong magkakasabwat na ito. Nakipagsabwatan na si Judas sa mga taong ayaw kumilala kay Jesus sa halagang 30 pilak. Ano po ba ang damdamin ninyo na marinig ninyo ang kwentong ito? Napakawalang yan naman ni Judas. Napakamukhang pera naman ni Judas. Pero ano nga kaya nangyari? No? Hindi natin malaman. Walang naikwento. Ano ba? Pinagalitan ba si Judas? Galit ba si Judas? Napahiya ba si Judas? Para umabot sa punto na ipagbili niya si Jesus sa mga taong ayaw sa kanya? Eh, kasi no, talagang totoo naman, walang malilihim kay Jesus. No? Walang malilihim sa Diyos. Alam niya. Kahit tatahi-tahimik ka, alam niya. Tinan niyo nga yung katabi ninyo. Tahimik lang yan. Di natin alam. Nakakalungkot po yung gano'n, no? Na may magkakasama naman tayo. Yung barkada mo, kaibigan mo, kasama mong kumain, tinutulungan mo. Tapos biglang mayroon palang gano'n, no? Mayroon gano'ng iniisip sa iyo na hindi kasi masabi, hindi madiretso yung tao na dapat sinasabihan. Madaling magmalinis na hindi tayo nag-Judas. Pero, makailan beses na nga ba tayong tumanggap ng pera kapalit ng kung anuman? Makailang beses na sasabihin natin, hindi ako si Judas, hindi ako katulad ni Judas. Sigurado? Sigurado? Sigurado ha? Nakailang eleksyon na ba tayong nag-Judas? Sasabihin natin, wala. Eh, kasi kailangan natin isipin. Kala lang natin kasi pag ganito lang, pero napakaraming pagkakataon sa buhay natin ang ipinamamalas natin ang pagka-Judas. Marami nang nasira dahil lang sa pera. Nabulag dahil sa pera. Ipinagpalit ang pagkakaibigan. Ipinagpalit ang pagiging magkadugo. Ipinagpalit ang kung ano man dahil lang sa pera. Iyon yung termino, pag-uhudas yun. Masakit yun. Masakit nga yung mapag-usapan ka. Yung hindi mo alam, pinag-uusapan ka na. Masakit yun. Pero ganun pa man, ito ay binibigay sa atin muli. Ipinapaalala sa atin itong tagpong ito. Na kahit
umabot sa punto na si Jesus ay pagkanulo mismo ng kanyang mga kaibigan, si Jesus ay nanatiling tapat sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya, no, pwedeng nalungkot din, no, kasi nasabi nga dito, no, sa aba ng taong magkakanulo sa akin, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Diri mo, nasabi ni Jesus ito, na ipahayag niya. Sana hindi na siya ipinanganak. Diri mo yung damdamin ni Jesus bilang tao, no? Bilang tao, nandoon din eh. Pero ano ba sinabi niya dun sa, no, maririnig natin ulit sa mga susunod na araw, ano ba ang sasabihin niya? Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Andun pa rin yung pagpapatawad. Andun pa rin sa kanya, hindi mawawala iyon. Sa tuwing mas pinipili natin ang kasalanan at suwayin si Jesus, naguhudas na tayo. Sa tuwing, ha? Sa tuwing mas pinipili natin ang kasalanan, nagpapakahudas tayo. Pero hindi tayo pwede maiwan doon. Hindi tayo pwede maiwang katulad ni Judas na hindi na napatawad ang sarili kasi laging handang magpatawad ang Diyos. Kahit ano pang nagawa natin o ginawa natin sa Kanya, handa pa rin siyang magpatawad. Kaya itituloy niya ito. Itinuloy niya ito. Bukas, Huwebes Santo, mas maririnig natin ang kabuuan ng kanyang gagawin sa kabila ng may mga pag-iiwan o pagkakanulo sa kanya, itutuloy niya ang pagmamahal niya sa kanyang mga alagad. Kaya subaybayan natin na mabuti at pakinggan para tayo po ay may matutunan para sa ating kaligtasan. Amen.